So ayan guys, since nag-update nga si MU kahapon, hindi ko lang alam kung anong oras nag-update. Tapos nag-up siya ng hapon din, kaso nga lang maraming bugs, kaya nag-maintenance ulit sila. Tapos ang nangyari, nag-extend kasi nga medyo maraming bugs silang inaayos. So nag-up yung server yata, kung di ako nagkakamali, nasa 9:30 onwards bago mag-10, kasi nga nakapag-abyss lost tower pa yung ibang ano natin, ibang ka-alliance natin. So before 10 nag-up na yung server. Pero sulit naman yung mga compensation, kasi yung compensation guys, merong Archangel Scroll, meron ding 5 na pang Magic Tarot, yung pang flip mo, so free yun. Tapos Pink Diamonds din. Ang problema nga lang dun sa compensation nila guys, wala yung mga materials. Hindi ko alam ha, kung ako lang yung naka-experience na hindi nakakuha o lahat. Kasi wala akong nakuha guys dito sa mail. Dito makukuha dapat yung compensation. Kasi wala akong nakuha dun sa ano, sa dapat na makukuha ko sa Pyriland tsaka sa Elemental Trial sa araw na kahapon, kasi kahapon yon yung maintenance. So wala akong nakuha. Hindi ko alam kung ongoing pa yung compensation nila na yon, kasi nakapo sa FB nila may ibibigay daw silang compensation about sa Pyriland tsaka sa Elemental Trial. Hindi ko alam kung ba't wala ako nakuha. So sa mga ano, comment nga kayo sa baba kung wala din kayo nakuha o meron. Pero yung ano, yung iba naman is worth it naman talaga, kasi nga meron tayong nakuha ang One Piece na Archangel Scroll. Tapos meron din tayong nakuhang Pink Diamonds. Maraming Pink Diamonds tsaka sa Magic Tarot yung pang flip. Marami, 5 yung nakuha natin doon. So yan, ang agenda natin ngayon guys, i-review natin lahat ng bagong pakulo ni MU tsaka bagong function ni MU. So yan, yung shoutout guys lalagay natin sa end of the video. Sa mga di pa nakasubscribe dyan guys, tapos sa mga bagong salta or napadaan lang sa channel natin, please consider to click the like button, then subscribe, tsaka sama mo na rin notification bell. So yan guys, simulan na natin to. Let's go! Like a Hellcat. So yan guys, sa una pa lang, dito pa lang sa icon niya dito, kung icon yung tawag nyo, mapapansin mo na merong bago dito, which is event calendar yung tawag nila. So pag-click mo to guys, pag-click nyo, may nakalagay Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and so on. So every day makikita mo na yung mga ongoing event this day, mga ganon. So mas maganda to guys, kasi nga yung iba nagtatanong or nakakaligtaan nila. So ngayon, punta ka lang ng event calendar, tapos kung anong araw ngayon, which is Friday nga, 'di ba? Ipapakita niya na dito kung ano yung mga event na possible sa ano, possible sa level mo tsaka possible sa iyo. Kasi yung ibang events guys, meron siyang specific level para makapasok doon. Pero kung high level ka naman na, dito mo na makikita lahat ng event guys. Halimbawa ito, Trials of Angel, nakalagay 1 hour na lang, 1 hour and 14 minutes. So ma-update ka na, pwede mong i-check na lang dito, hindi ka na magtatanong-tanong, less hassle, 'di ba? So may iwasan na nating makalimutan umaten sa mga events. So yun yung unang dinagdag ni MU na maganda, which is ano, good talaga. Kasi nga marami nagtatanong. So punta na tayo sa mga function guys. Punta tayo ng character icon natin. Tapos guys, sa ano pala, halimbawa meron akong ma-miss na ma-discuss, comment nyo na lang sa baba. Kasi kapag actual kong ginagawa yung video, minsan may mga nakakalimutan akong i-tackle or ano. Pero hanggat kaya, i-discuss ko yung mga bagong function ni MU. So punta na tayo ng character icon. So makikita nyo pa lang sa character icon, which is binago niya, yung parang graphics ng mga kiniklik mo. Yan o, yung mga yan, kiniklik natin, diba? Bago na. Tapos meron din silang dinagdag dito, which is yung clan. Mamaya didiscuss natin to, clan. Tapos punta muna tayo ng punta tayong character siguro. Back natin. Sa ano pala muna tayo guys? Sa enhance. Yan. Sa enhance guys, may bago dito.
dati kasi, itong character tsaka mount lang ang pwede mong i-enhance. Ngayon, meron nang naka-indicate na spirit. So, bakit may spirit dito? Kasi guys, meron din bago sa spirit. Pwede mo nang lagyan ng item yung spirit mo. Ito mga to. Parang sa ano? Dun sa mount gears, di ba? Ito, meron naman na siyang spirit gears. Yan. Itong spirit gears, makukuha mo sa ano guys? Sa everyday dungeon, sa pagre-raid dun sa mga dungeons mo. O kaya naman, sa world boss. Sa mga di nakakaalam saan yung dungeon, punta lang kayo dito guys. Tapos lahat ng character meron to ha. Yan, kung anong applicable na map sa inyo. Yan, random lang naman yung bigay. Pag kinlik mo kasi yan, pwede ka makakuha. Basta dapat na hell mode nyo na bago nyo i-raid. Yan, click mo tong hell. Yan, makikita mo na yung mga pwede mo makuha. So dito makakakuha ka rin ng spirit gears. Nandito yung mga spirit gears, mount gears, tsaka yung mga gears mo. Tapos doon din sa world boss. So balik tayo sa enhance. So yan, sa enhance pwede ka na rin mag-enhance ng ano guys. So kung pwede mo nang i-enhance, pwede mo rin siyang i-awaken siguro. Pero hindi pa natin na-try kasi nga, kailangan bago mag-awaken ka is rank 7 yung ano mo. Rank 7 yung gears mo, then plus 15. So itong gears natin kasi is rank 6 pa lang yung iba. Pinakamataas natin is rank 6. So yan. Tapos, sa in-seat, syempre, kung pwede mo ma-enhance, meron na rin sa in-seat. Pwede ka na rin mag-in-seat ng gems, guys. Pero hindi pa ako nag-i-in-seat yan. Dagdag din ng ano yan, guys. Dagdag gem points. Kasi kapag na-unlock mo tong ano, halimbawa, nag-input ka ng panibago, ng ano, ng additional gems, ma-unlock mo to. Pakita ko sa inyo, guys, yung ano, yung pag-i-in-seat. Lalo na sa mga newbie. Punta lang muna tayo ng bag. Tapos may mga ano kasi tayo doon, gems. Yan. Pwede na natin lagyan. Additional na naman na HP bonus yun guys. Tsaka base stats. Kasi yung gem points guys na sinasabi natin is nakapagpaboost ng HP bonus yun tsaka ng base stats. So crop muna natin yung available na pwede natin i-crop na gem. Yan, para ma-insit na natin doon sa spirit gears natin. Sobrang ganda ng function ni Emmy para sa akin na ano guys ha, na spirit, yung spirit gears. Kasi nga madami na naman ano, magiging source ng additional battle power. Eh yung pinaka main goal ko dito is parang nasasatisfied talaga ako pag napapataas ko yung battle power ko. Pero kailangan mo rin i-consider yung pagpapataas ng inner stats mo. Dapat sabay yon. Kasi kapag pinapataas mo yung battle power mo na naiiwan yung inner stats mo, kadalasan, lalo na mabubuli ka, nasasabihan kang ampaw, ganyan. Pero, wala namang masama dun na mataas yung BP mo tapos hindi okay yung inner stat mo. Hanggat nag-i-enjoy ka guys, walang masama dun. Go ka lang ng go. Ang masama dun, yung mga nambabash sa'yo, ganon. So yan, in-seat lang natin, 'di ba napansin nyo? Ayan guys, oh. Kanina 30% lang dito, 'di ba? Ngayon 32% na, which is 2.60% kagad yung boost sa HP bonus natin. So kukunin natin tong 820 kasi nga marami pa tayong ano. Dito nyo makikita yung gem ano guys, ah, gem point. So kada equip mo ng gem, nadadagdagan yan based sa level niya. So equip lang tayo ng iba. So tignan natin gem point natin. Kulang pa ng 5. Sipit tayo ng 2 ulit. Ayan, nakuha na natin. Sunod is 840. So, maganda, di ba? Nang makukuha na natin yung mga additional stats para sa gem points. Dito yun guys, sa gem points. Click nyo lang yan. So, lahat ng mga unused gem natin, magagamit na natin ngayon. Ayan. So, isang malaking thumbs up muna sa MU sa bagong update niya. Kaso nga lang, maraming nairita talaga kagabi, tsaka kahapon. Kasi nga, sobrang lag nung in-up nila yung server. In-up nila, hindi pa pala ganun ka-smooth. Pero okay naman, nag-maintenance ulit. Tapos, inayos na nila. Ngayon, hindi na talaga siya malag, guys. So, as of now, meron na tayong 890 gem points. Nakuha na natin is 40%. 40.30%, which is kanina lang is 30%, di ba, guys? So, sa Spirit Gears, guys, nakakuha tayo ng 10% na HP bonus. Iba pa yung base stats natin. So, maganda yan mga kapagpaboost sa atin magpalakas.
So, punta na tayo sa ibang function, guys, ni MU. So, tapos na tayo sa enhance. Tapos sa enhance, guys, meron din siyang refine, kaso hindi ko pa nakita. Pwede ka na mag-refine gamit. Ano, marirefine yung elemental mo. Wait, tingnan natin, guys, ha. Ito, guys, so, dati kasi, ito lang yung marirefine. Ngayon, meron na siyang elemental, di ba? Kaso nga lang, hindi ko pa siya natatry. Tapos, meron ding specific stone na kailangan. So, yan. Yan din yung isang bago, guys. Pwede ka mag-refine. Tapos, mabubus yung elemental mo. So, pipili ka lang kung ano. Kung anong gusto mong i-boost. Yung weapon is thunder tsaka ano. Ay, 8 tsaka fire. Itong helmet natin is thunder depth and water depth. Depende na lang kung saan ka magpo-focus. Yan. So, isa din yung sa function ni MU na dinagdag niya, guys. So, tingnan natin sa wings. Sa wings, parang wala naman yata ang dinagdag. Yan, wala. So, move on na tayo. Sa spirit, which is yun yung diniscuss natin kanina. Dito mo makikita yun, guys, yung panibagong function niya. Spirit gear. Yan, ito yon. Balikan lang natin. So, kung ano yung naka-main battle mo, guys, yun lang yung lalagyan niya ng spirit gears. Hindi mo pwedeng lagyan lahat. So, kung ano yung naka-battle, yun lang. Parang sa ano lang din. Sa mount. Tapos, guys, meron pang isa ako napansin, which is ito. Recycle and reset. Dati, guys, magkasama yan. So, pag kinlik mo yung recycle and reset, may lalabas dito. Do-double-click mo lang para magpalit ng recycle or reset. Ngayon, pinaghiwalay nila. Pinaghiwalay nila, which is maganda para hindi na nagkakamali yung nagre-recycle or nagre-reset. Kasi commonly, guys, nangyayari, imbis na i-reset niya dapat, yung iba na re-recycle nila. So, na siguro, marami mga nag-report na ganun, kaya pinaghiwalay yan. So, okay naman yon, maganda yon. So, move on na tayo. Punta tayo ng mount. Sa mount, meron ba? Check natin, guys. Sa mount, parang wala yata. So, move on na tayo. Sa pagka-craft naman, guys, pwede ka rin mag-craft ng ano. Sa crafting, pwede kang mag-craft ng gear ng spirit mo. Pwede mong i-craft. So, bago din yon. Tapos, saan pa ba may bago? Sa Zodiac Guardian, guys, alam ko bago to. Kasi dati, ito lang yung ano, nandito lang tayo sa God Aris, ito, which is ito na yung pinakadulo yata dati. Correct me if I'm wrong, kasi nga ito talaga yung dulo yata para sa akin. Kasi kiniklik ko dati itong arrow na to, hindi na nagmo-move. Pero ngayon, pag kinlik mo, meron na siyang bago dito. Yan, Honor Aris naman siya. So yan, pwede ka na ulit mag-upgrade ng ano mo, ng mga Zodiac Guardian mo. Yan, yan yung bago sa Zodiac. Tapos sa Elemental, meron ba? Sa Elemental, wala naman. So, saan pa? So, punta na tayo sa ano, guys? Sa clan. Sa clan, guys, pwede kang gumawa ng sarili mong clan. Which is, meron tayong clan ngayon. Gagawa ka, ang bayad is 300 pink diamonds lang. So, yan. Gagawa ka ng clan mo. Tapos, invite mo yung gusto mong invite. Or kahit, pag nag-recruit kang ganyan, lalabas yun sa world chat. Mag-a-apply sila sa'yo. So, i-accept mo na lang. Yan, oh, may mga application tayo. Yan. Tapos, 5 members yung kailangan dito. Itong clan, guys, pag binasa mo sa, ano, sa clan title, kailangan niyang, ano, kailangan niyang mapalevel yung clan mo para makuha mo yung title. Wait, tignan natin. Nasaan ba yun? Ito, click natin tong question mark. May wagang question mark. Ayan, guys, oh. After a clan reaches certain level, it will obtain the following title respectively. Yan. So, clan level 1 to 3, Pioneer. Yan. Yan, nakalagay na dyan yung mga title na makukuha mo. Tapos, sa number 2, sabi niya, title must be activated for the effects to take effect. So, dapat na-activate daw para makuha mo yung effect. Then, once the title is equipped, it displays and seen. So, parang ganun na. Ordinary yung title lang din. Tapos, bukod doon, meron ding tinatawag na clan realm. Ano ba yun? Check natin.
Sa all server ba yun? Hindi, sa event lang yata. Yung papasukan ng clan, wait, hanapin ko. Ko alam kung saan ko nakita yun. Nasaan kasi yun? Merong dungeon kasi guys, papasukan yun ng clan, kayong lima. Red Cordes. Kaso nga lang, problema, hindi ko makita. Check natin sa dungeon. Wala dito. Nasaan kasi yun? Bulag naman natin, hindi naman natin. Ito, Clan Secret Realm, yan. Pag binyo mo, makukuha mo is yung pang-upgrade ng skill mo. Skill ng clan nyo yata ito, clan contribution. Tapos, pang contains powerful glyph. Pang-upgrade yata ng glyph tsaka gold. So, yan. Hindi ko pa na-try ito. Di pa namin na-try. So, tatry namin mamaya siguro. Pero ito yung benefits ng paggawa ng clan, guys. Yan. Tsaka title. Bukod sa title, makakapasok ka din sa dungeon ng clan. Tapos, ano pa ba? Tapos, meron ding bago sa Sacred Shield, guys. Which is ito, Shield Trial. Yan. Ito, guys, random. Tapos, ito makukuha mo sa Warpit Shop. Mabibili mo. Pero, hindi ko siya binibili kasi baka magkaroon pa ng paraan kung saan mo siya makukuha. So, pag halimbawa, kinlik mo tong trial or auto trial, kung meron ka nito, random yung ibibigay niya, guys, sa defense mo. Sa elemental defense mo. It's either magbibigay siya dito sa water, sa wind, earth, thunder, o kahit saan. Dinidistribute niya kung saan. Random. So, naka-auto-save din yun, guys. Wala din siyang negative. Basta kinlik mo yung auto-trial, kahit saan dyan. Kung kinlik mo, mag-auto-save siya. Tapos, lahat positive. So, yun ang maganda. So, yan yung materials na lang po problemahin natin kung saan natin kukunin yun. Sa Warpit Shop, pero alam ko maglalabas sila ng kung saan makukuha yon, saan pa ba may bago. So, check natin. Tapos, guys, another thing pa pala, guys, binago nila yung 3v3. Nilagay nila sa all server. Yan. Yung all server na 3v3, meron siyang advantage at disadvantage, guys. Bakit ko nasabi? Kasi, guys, yung 3v3, punta muna tayo ng Abyss. Dati, mga ka-cross server mo lang kalaban mo. Which is limited lang yung kalaban mo. So, may chance kang makapasok ng top 1 to top 10. Yun yung benefits niya. Mas konti yung kalaban. Ang disadvantage ngayon, guys, sobrang daming kalaban mo kasi all server na siya eh. So, it means lahat na siya, diba? Hindi ko lang alam, parang ganun yata, all server. Kasi yung rank reward, guys, pinalitan nila, which is dati number 1 to rank 10 lang yung mabibigyan ng reward. Ang kagandahan ngayon, rank 1 to rank 100. Yun yung maganda. Ang problema mo na lang ngayon, paano ka papasok sa rank 1 to rank 100 sa sobrang daming malalakas, di ba? So, yun ang problema ngayon. So, discarte na lang siguro or sipagan mo na lang, swertihan sa pine match, ganon. Pero ang maganda, mas madami na yung makakuha ng rewards sa 3v3. Hindi siya totally mas madami. Parang mas kumonti eh, no? Kasi dati, each cross server merong top 1 to top 10. Eh, pinagsama-sama nila. Diba? Di ko alam. Basta yun lang yung ko. Parang mas mahirap siya, guys. Tapos, binago din yung Dati, win streak lang is hanggang 25. Ngayon, mas mahirap nang kunin. Kailangan na win streak mo 90 bago mo ma-open yung pinakalas. Mas mahirap ngayon, guys. Sayang. Dati mas madali. Hanggang 25 win streak. Ay, hanggang 50 win streak yata, I mean. Oo. Parang 50 win streak yata. Pag 50 win streak 'yon, makukuha mo na lahat ng box dito. Ngayon 90 win streak na ang kailangan mo. So mas pahirapan na naman 'yan. So ano pa ba yung dinagdag nila? Punta tayo, balik tayo ulit ng tignan muna natin yung mga event dito, guys. All server event.
Yan, 3v3. Parang nawala na yung 3v3 sa cross server. Hindi ko makita kasi. Or nadudulingan ko lang. Yan. Abis. Wala na yata yung 3v3 sa cross server. Ginawang all server siya, guys. Yan, yun. Para sa akin, ano, parang ano, mas maganda pa rin yung dating 3v3 kasi limited lang yung kalaban mo. Ang maganda dito, mga kalaban mo yung mga ano, sa malalakas maganda to kasi matitest nila yung mga character nila. So, mga kalaban nila yung mga malalakas din. Problema sa mga low VIPs o kaya naman sa mga low VPs, mas mahihirapan silang pumasok sa rank kasi nga all server na siya. So, lahat na kalaban, lahat ng server mula 1 to ano, 1 to current server kung 400 plus na yun, diba? So, balik tayo sa ano, guys, sa Lorenza. Medyo mahirap yung 3v3 ngayon, guys, ha? Para sa akin. Dati kasi medyo nakakapasok pa tayo, top 1 to top 10 kahit pa paano. Ngayon, parang malabo na. Parang malabo yata makapasok top 1 to top 100 sa sobrang daming player na malalakas sa lahat ng server. So, tignan na lang natin. Tapos, meron pa yatang bago, eh. Hindi ko pa lang gano'n na-scan kasi all server. Ito, guys, meron pang all server Song of Ice and Fire. Yan. Ngayon. So, meron siyang preliminary. Maglalaban-laban all server. Maganda dito magbe-bet. So, meron ma-outbet. So, kung sinong pinakamaraming token. Which, ito kailangan to. San to? Ibang token yata to. Ice and Fire Sacred Order. Yan. So, ma-hunt lang siya sa ano, sa Realm Altar. So, yung mga VIP Zero hindi yata makakahunt. Kasi nga, hindi naman nakapasok sa Realm Altar. So, wala tayong magiging ambag dyan. Depende na lang kung maraming nag-hunt na ka-alliance natin na mga VIPs. Pero parang tingin ko medyo malabo pa makapasok ngayon. Ngayong araw kasi to, guys. Anong araw ngayon? Which is Friday. So, Friday pala yung Abyss. Abyss Song of Ice and Fire. So, 8 hours na lang ang remaining. Mag-start na yan. So, good luck sa mga maglalaro mamaya ng Abyss Song of Ice and Fire. Tapos, yung 3 versus 3 naman bukas, guys. Bukas yun. Diba dati Friday? Ngayon, all server 3 versus 3 match. Bukas siya. Sabado na siya. Check natin kung anong oras. Ay. Parang ganun pa rin naman yata. So, yun yung mga bago, guys. Mga bagong function ni MU na nakaka-excite at the same time, panibagong sakit sa ulo. Tapos, yung 3 versus 3, medyo mas mahirap para sa akin yun, guys. Tapos, meron pa pala isa, guys. Merong binap yung Archer ngayon, tsaka yung Mage, tsaka yung Magic Gladiator na Mage. Yung sa Archer muna tayo, guys. Yung pagcast ng skill niya ay sobrang bilis na. Di ba yung stun dati, may ilagan mo pa. Ngayon, hirap ka ng ilagan yung stun ng Archer. Kasi babagsak siya kagad. Ayun, no, halos sabay niya yung pagkasa, pagbagsak. Tapos, sobrang bilis niya na mag-cast. Tapos, yung alaga niya, guys, sobrang bilis na tumira. Which is dati, sobrang bagal. Tapos, sobrang bilis na rin sumunod sa'yo. Ayun, no. Dati, kabagal niyan, eh. So, yan yung mga pagbabago sa Archer. Tsaka, sa Mage, guys, siguro soon na natin didiscuss yun. So yan, bago natin tapusin tong video na to, mabilis ang shoutout muna. So yan, shoutout kay PHT Gaming. Sabi niya pa, shoutout Lodi, keep safe. So shoutout sa'yo, PHT Gaming. Then kay Jason Fernandez, sabi niya naman, solid yung content na to, Lods. Ang galing mo talaga mag-explain. Tsaka kalmado ka lang magsalita, napaka-humble. Keep it up. Sana lumaki pa channel mo. More power. Pa-shoutout na din, next video from S404 Virtus Pro Alliance. So yan, salamat sa solid na compliment, Jason Fernandez. Shout out sa'yo. Tapos, kay Mabs naman. Kay iMabs B4M. Ganda ng reference, Lods. Good luck sa business pa. Shout out next time. So, shout out sa'yo, men. Mabs ng S406. So, shout out sa'yo. Tapos, kay Merce Magundag naman. Pa shout out, Lods. So, shout out sa'yo, Merce. Tapos, sino pa ba? Nagpapa-shoutout. Kay Avocado Shakies, sabi niya pa-shoutout, boss. S415, Dan Talian.
Power. Shout out sa iyo, men. Sino pa ba ng mga nagpapa-shout out? Kay Kenji. So sabi niya pa-shout out, lol. So shout out sa iyo, Kenji. Tapos sino pa ba mga nagpapa-shout out? So yun lang yata yung mga nagpapa-shout out. Ay, meron pa pala. Sino pa? Si Sir Dan, yun. Shout out sa'yo. Salamat sa lahat ng nanood. Tsaka patuloy na sumusuporta. Hanggang dito na lang. Power, 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 power!